morning po sa bawat isa po sa atin. At ngayon po umagang ito ay dadako na po tayo dun sa pinaka sabihin po natin finale po ng ating pong message series na binuksan po natin na ang pamagat po ay wisdom. Okay? Naintindihan po natin in the study in the book of Proverbs ay naintindihan po natin yung pong kagandahan ng buhay, yung pong kabutihan ng buhay, when it comes to success in life or when it comes to pagiging victorious in this life we are into right now, ay mahalaga po yung tinuturo po ng Book of Proverbs pagdating po sa wisdom. Okay? At ngayon po, ay as we do the finale, I urge you mga kapatid, I encourage you mga kaibigan, na tayo po ay ituloy po natin yung pag-aaral dito. Again, malawak po ang pag-aaral ng Book of Proverbs. At ituloy po natin yung ating pong 31-day challenge na devotion po natin. At napakaganda po man. Alright? Okay, so ngayon pong sandaling ito, dako na po tayo sa pinaka-finale ng ating pong message series entitled Wisdom. Ang pag-uusapan po natin is about practicing humility or practice humility. If you have your Bibles with you, may I request everyone to please open your Bibles with me in the book of Proverbs, okay? Proverbs chapter 11 verse 2. Proverbs chapter 11 verse 2. Okay, nandiyan naman po yan sa ating pong mga screen. Basahin po natin and just follow me with your eyes. Proverbs chapter 11 verse 2. Shall we all rise as we read the word of the Lord? Ngayon pong sandali ito. Sabi po diyan ay ito. Pwede ba sabay-sabay po namin banggitin o bigkasin? Proverbs 11:2. Pwede na po ha? Nandiyan na po ba? Okay. O kung nakita nyo na po, sabay-sabay po natin basahin. Proverbs 11:2, ang sabi po dyan ito. Ready? Begin. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Ulitin po natin ha. Proverbs 11:2. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. May the Lord be blessed upon the reading of His word. Sumandali po tayong dumako sa panalangin. Panginoon namin, dakilang Diyos, magandang umaga po, Panginoon, sa iyo at kami po ay pinagpalamon lubos. Sa napakagandang umagang ito, Panginoon, ay pinagkalumo po, Panginoon, sa amin para kami ay makadako, Panginoon, sa pagsamba po sa iyo, dakilang Ama. At lalo tigit excited po, Panginoon, kami na mapakinggan yung mga aral, yung mga prinsipyo, Panginoon, mga katuruan mo, dakilang Diyos, na gusto po, Panginoon, matutunan namin sa araw po ito. Dakilang Diyos, lalo tigit pagdating po sa humility, pagdating po, Panginoon, sa wisdom, dakilang Ama. Please open our hearts and our minds to your word and to your principle, Lord God. Itago niyo po, Panginoon, sa iyong likuran. Wala pong maihayag sa likuran ng pulpitong ito, kundi po, Panginoon, ang iyong dakilang salita po lamang. At wala pong maluwalhati, Panginoon, sa likuran ng pulpitong ito, kundi kayo lamang po, dakilang Diyos. Muli, itinatalaga po namin sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Maraming po tayo magsipo. Sabi po diyan, no? Paki-prepare yung video, kapatid, ha? Yung video. At sabi po dito, okay, sa Proverbs 11, para malinan siya, no? Proverbs 11:2, that's Proverbs 11:2. Ang sabi diyan, when pride comes, okay, anong kasunod? Then comes disgrace, okay? But with humility comes wisdom. And to further explain po ito, ito pong atin pong verse na ito, bago tayo tuloy-tuloy na pag-aralan yung mga puntos na pag-uusapan po natin when it comes to humility. I would like you to watch this video. Thank you.
Meron pong kapansin-pansin sa video na yan. Iba po sa inyo, natatawa kayo, no? Pag nakikita yan. But, it's a reality. Kapag ka nakita po natin yung video, it happens in the industry of sports, okay? Makikita po natin, ang dami po mga dapat wagi. Marami mga dapat victorious. Marami dapat nanalo. But the problem is, ano nakita po natin? They celebrated too early. Nakala nila, nalamadong-yamado na sila. But at the end of the finish line, biglang may nauuna. Okay? Ano pong tawag dyan? Yan po yung, masabihin po natin, pinakamababaw na po pwede kong makita na description when it comes to pride and disgrace. Di ba? Yung bang tipong sobrang nag-celebrate ka na, you're so proud kasi alam mo, wagi ka na eh. Nando ka na, kapiranggot na kapiranggot ka lang, konting-konti na lang, nasa finish line ka na, bigla ka nag-tone down dahil akala mo, walang nakasunod sa'yo, then suddenly, biglang may nauna sa'yo, and what happened? You lose. Okay? But humility comes wisdom. Kaya po tayo mga mananampalataya, tayo mga kaibigan, mga kapatid, there's a lot of Christians. Actually, maganda po itong topic na to, lalo tingin, papunta po tayo sa ating anniversary month. Okay? Maganda po na makita po natin ito eh. Na tayo mga mananampalataya, tayo mga nilalang ng Panginoon, hindi po tayo dapat pinapasukan noong pride sa puso natin eh. O hindi po dapat nangigibabaw yung pride sa buhay natin. That is the wisdom, one of the best wisdom na po pwedeng ibigay o ibahagi ni Solomon sa atin. And that's why I'm finishing the message series entitled Wisdom with Practicing Humility in Our Lives. Bakit? Kaya po maraming, listen to this carefully, kaya po maraming mga tao, kaya maraming mga Kristiyano nagiging losers pagdating sa buhay na ito at sa mundong ito is because of pride. Marami pong mga tao hindi po nagiging successful sa buhay na ito because of pride. Magparay mga nilalang nagkakaroon ng disgrace sa buhay, nakaka-experience ng disgrace sa buhay na ito because of pride. At natutuusin po, kung papasinin po natin, with pride, sa sobrang tindi ng pride ng mga tao at mga nilalang, may mga pagkakataon, naglalaylo tayo sa mga ginagawa natin dahil feeling natin we are okay. But to tell you honestly, we're not. We are going to our anniversary month. Hindi niyo po ba napapansin? Pagdating po ng mayroong mga special na gawain, tayo mga mananampalataya, tuwan-tuwa po tayo. Wouldn't you notice kapag ka po mayroong pong pagkagaling po ng camp, the following Sunday ang init ng mga tao galing camp. Hindi nyo wala kapansin yun? Lalo kayo magkakaroon ng youth camp. After na youth camp, pagbalik ng Sunday niya mga yan, talaga naman napakakainit sa Panginoon. But as time goes by, makikita po natin may mga mananampalataya naglalaylo. Habang tumatagal sa pananampalataya, lalo naglalaylo. To tell you honestly, a lot of Christians are like those. Diba? Yung malapit na tayo sa finish line ng buhay po natin, pero nagiging losers tayo sa buhay na ito kasi nangyayari sa atin, naglalaylo tayo, natutong-tong tayo. Why? Because do we think because we're already a winner? No. Because of pride. Akala natin okay na okay tayo, pero the truth of the matter, we're not okay. The question is being proud bad? Okay? Basta po ba yung maging proud ka? Naniniwala po ako, yung pagiging proud ay hindi naman po masama. Tama po ba? Naniniwala po ako, may mga pagkakataon talagang tayo nagiging proud po tayo. Iba nga po sa atin kapag na sobrang napaproud tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, lalo pa na ngayon ay social media presence na. Sa sobrang proud natin, minsan na ipopost pa natin sa social media. Tama po ba? Basinin po lang, example, ito panahon ng graduation. Panahon ng recognition, panahon ng moving up ng mga estudyante. Lalo ng mga parents, kapag kayong anak mo ba ay nagkaroon ng medalya o sinabihan siya o pagka move up niya ay he graduated with honors. Iba sa atin, di ba? Pinopost mo pa talaga eh. Di ba, anak ko, ito na mga honors niya. Ito mga awards niya. We as parents become proud of that. Tama ba? Kapag ka po tayo ay naka-experience na tayo po ay na-promote sa trabaho, hindi mo ba nagiging proud din po tayo? Nakakatuwa, nakaka-hype ng emotions kapag ka ikaw ay sabihin natin, ikaw ay na-promote sa trabaho. Kapag ka ikaw na maliligaw ka,
Sinagot ka ng nililigawan mo, hindi ba't nakaka-proud na ikaw ay ikaw ay sinagot ng nililigawan mo? Di ba nakaka-proud po yun? But, eto po sabihin po natin, pride becomes sinful because of several aspects in life. Again, ulitin ko po ah, yung being proud, wala po problema doon eh. Okay? Being proud ay sabihin po natin meron po tinatawag na dalawang bagay pagdating sa pagiging proud. Healthy pride at saka po yung sinful pride. Kapag ka sinabi pong healthy pride, okay, tingnan po natin. Maganda po itong mensahe na ito. Let's approach this message of the Lord na meron po personal evaluation po sa atin. Because this is how I approach the message when I study this message. Habang pinag-aaralan ko siya, I try to evaluate myself as well. I try to ask questions. I tried to correlate myself doon sa wisdom na binigay ni Solomon in the book of Proverbs when it comes to practicing humility. Okay? Tingnan po muna rin. Yung healthy pride ay ito. Kunyari po, okay? Yung anak mo ay sabi natin graduate with honors. Ganito po ang healthy pride. Nakakatuwa naman. Yung anak ko graduate with honors. Naniniwala ako, Lord. Kayo po ang nagbigay ng katalinuhan. Kaya po iyan ay graduate with honors. Okay? Kaya po, iyan ay nagkaroon ng ganyang buhay. Dahil po sa iyo, dakilang Diyos, biyaya po yan sa iyo. Diba? Biyaya po yan, yung kinopihan po niya. Tama? Ha? Okay? Hindi, joke lang. Biyaya po, nabiligyan niyo ng katalinuhan, kaya po iyan ay graduate ng merong pong magandang status sa buhay. Okay? Kapag ka ikaw ay, kapag ka naman ikaw, ang tawag nito, baliktarin natin, sinful naman yon. Okay? Pagka sinful pride ganito, grabe, graduate yung anak ko. Sa akin nagbana yan. Tama? Sunod, kapag ka na-promote, thank you Lord, na-promote ako. Kasi naniniwala ako, dakilang Diyos, promotion comes from you. Amen. I will not be promoted because of myself alone. Thank you Lord, nabigyan ako ng favor, binigyan mo ako ng favor, kaya po ako na-i-promote. O, simple pride. Okay? Kaya ako na i-promote? Ang aga ko kaya lagi pumapasok. Di ba? Perfect ang attendance ko. Ginagawa ko lahat nung mga ginagawa ko. Simple pride. Di ba? Bakit po? Pride becomes sinful when our feelings, our accomplishments, and values are detached from God. Pagka po yung ating mga accomplishment, yung mga feeling po natin, yung mga pakiwari po natin sa buhay natin, nawawala po ang Panginoon o naisasantabi po ang Panginoon. Ang tawag po dyan, nagiging sinful pride po yan. Kaya nga po, one of my favorite verse na binabanggit most of the time at the back of this pulpit is Matthew chapter 5 verse 16. Sabi sa Matthew 5 verse 16, ano po doon? Let your light so shine before men that they may see your good works and what? And glorify your Father which is in heaven. Malinaw po na sinasabi po doon, tinuturo po doon na tayo po ay practicing po natin yung humility. Because as we Christians are supposed to excel in the things that we do. Okay? Sa lahat na mga ginagawa natin. Because we know God is with us. Because we know God gave us the ability para po magkaroon tayo ng skills sa buhay po na ito. Okay? Hindi po dapat natin siyang dinidetouch. Ang dapat na ginagawa po natin, we give back the glory and praise to the Lord. The moment, okay, sa lahat ng mga na-experience natin, sa lahat ng mga nagawa natin, whether it in the family, whether yan ay sa trabaho, whether in sa eskwelahan, whether yan ay sa negosyo, kapag ka may na-accomplish ka dyan at isinantabi mo ang Panginoon, sa lahat ng accomplishment dyan, ang tawag po dyan ay sinful pride. At truth of the matter, marami po sa atin tatamaan po sa mensahe po ito. Lalo tingin ako po mismo personal, habang pinag-aaral ako itong mensahe na ito, gusto ko pong palitan yung title ng mensahe. At gusto ko pong palitan yung mensahe ito. Bakit? Sakul na sakul po ako personal. That's the very main reason why this message itself is also personal for me.
Okay? At natutuwa din po ako personal na tinira po ako ng Panginoon personal sa mensaheng ito. Dahil bakit po? Dahil naniniwala po ako anumang aral na tinatamaan tayo mula sa Panginoon, may gustong ituro sa atin ng Panginoon at gusto tayong baguhin ng Panginoon para sa ikabubuti natin. Amen? Amen. Kaya pakinggan lang po natin yung mensahe. Okay? Healthy pride and sinful pride. Okay? Kapag ka sinful, okay, o kapag ka healthy pride, salamat sa Panginoon. Di ba? Salamat sa accomplishment nito. Dahil ito accomplishment na ito ay nanggaling sa Panginoon. Salamat sa pagpapalang ito. Kasi itong pagpapalang ito ay galing sa Panginoon. Kaya nga in the book of in the Bible, the New Testament, may sinuturo po sa atin ng Bible eh. Di ba? Ang sabi ng Bible, we are to boast. Di ba tinuturo? Ano yung Tagalog ng boast? Magmalaki. Magmayabang. Yung tinuturo ng Bible eh. Pero may kadugtong po yun. Ang sabi po doon, you boast for the Lord. Ang ipagmamayabang po natin, ito ang tamang pride. Ito ang tamang pagiging proud. Okay? Ang tamang pagiging pride at pagiging prideful at pagiging proud sa buhay po na ito ay ang ginagawa natin, ipinagmamalaki po natin ang Panginoon. Praise the Lord, may Panginoon ako. Praise the Lord, may tagapagligtas ako. Praise the Lord, kasi sa Panginoon, kaya ako nagkaroon na kung anumang meron ako ngayon sa daling ito. Praise the Lord, kanumang problema na kinakaharap ko, nagkaroon ng solusyon, hindi dahil sa kakayanan ko, kundi dahil sa kakayanan ng Panginoon, kaya nasolve itong problemang ito. Healthy pride. Pero kapag ka ikaw, isinantabi mo na ang Panginoon sa lahat ng na mga nangyayari sa buhay natin, tandaan po natin, ito po ay sinful pride. Totoo po, yung pride po na ito is difficult to detect. Mahirap pong i-detect po ito. Bakit po? Ano po sabi ng Proverbs chapter 16 verse 5? Hindi ko po nakalagay po yan. Because I want you to be attentive. Para po hindi kayo tumitingin lang dito. Sulat po natin ito. Proverbs 16:5. Sabi dito, the Lord detects all the proud of heart. Be sure of this, they will not go unpunished. Okay? Mahirap po eh. Mahirap pong i-detect yung pong prideful heart kasi mahirap naman pong tanggapin sa puso po natin na ikaw ay punong-puno ka ng pride. Tama ko ba? Meron po ba kayong nakita ang tao na sinabi niya sa sarili niya, humble himself down in the presence of the people, in the presence of the Lord, na sinabi niya, Panginoon, mali po ako. Panginoon, naging prideful po ako. Kaya nga, sinabi mo ba dito sa Proverbs 16, and the person, di ba, detects his pride? Hindi po ganun eh, di ba? Ang sabi dito, the Lord detests all the proud of heart. Panginoon ang nakaka-detect. Panginoon ang nagiging pamantayan po natin para po tayo ay maging aware, para po tayo ay malaman natin kung ito bang kayabangan pong ito ay nagkakasala po ba tayo dito o hindi po tayo nagkakasala. James chapter 4 verse 6 sabi ito, but he gives us more grace. Why? This is why scripture says, God opposes the proud but shows favor to the humble. Sabi ng Panginoon, binibigyan ng Panginoon ng pabor yung mga taong marunong magsipagkumbaba, lalo tigit pagdating sa Panginoon. Amen. Proverbs 16 verse 18, hindi lamang po difficult to detect ang pride, lalo tigit yung sinful pride, but the sinful pride is also dangerously destructive. Nakakasira po ito. Hindi lamang po ng pagkatao. Nakakasira din po ito ng pagpapala ng Panginoon. Ang pride nakakasira din po ng relationship yan. Ang pride nakakasira ng kapulungan ng Panginoon yan. Mamaya po, abang pinag-aaral natin, maiintindihan natin kung paano po nakakasira po yan. Pero ang tanong, totoo po ba nakakasira yan? Sinabi po ba sa pride sa Bible na ang pride o yung sinful pride ay nakakasira sa atin o makakasira sa atin? Yes, Proverbs 16 verse 18. Pride goes before destruction. Remember, pinag-usapan natin ito last Sunday? Pride goes before destruction. A haughty spirit before a fall.
Remember kung sino yung pinakamatinding example na ginamit po natin when it comes to being prideful? At lalo tingin sa sinful pride? At sino po ginamit natin? He is none other than who? Sino po? One of the most beautiful angel ever created by the Lord. Who is he? Lucifer. Because he knew he is one of the most beautiful angel ever created by the Lord. Pumasok sa puso niya yung pride. Yung pride na dinetouch niya sa sarili niya ang Panginoon. That he was just created by God. Even though he is beautiful. Even though he is good. Even though nakita niya yung kakayanan niya bilang anghel, nung pumasok sa puso niya yung pride, ano nangyari? Mas naisip niya na pwedeng ang ganda ko bilang anghel. Ang buti ko bilang anghel. Makapangyarihan ako bilang anghel. Pumasok sa puso, isinantabi ang Panginoon. Anong nangyari sa kanya? Ang pakiwari niya sa sarili niya na mas higit pa siya doon sa naglalang sa kanya. Hindi po ba? And to make the long story short, he wanted his own kingdom. And the Lord granted his request. And the Lord gave him his own kingdom. And his kingdom is called hell. Why is that? Because of pride. The earliest pride, the earliest example of pride in the Bible is none other than the devil himself. The experience of the devil himself. Diba? Pride is the root of all sin. Paano po nangyari yan? Thinking that we don't need God anymore. Thinking we are above God. Thinking that we don't need God's advice in our life. Thinking that we are in control of this life. Thinking of being superior above everyone else and looking down at people na kasama natin. Ang tawag po diyan ay pride. Kapag ka po nakikita po natin sa sarili po natin, at sana po maging aware tayo sa pagkakataong ito. Kapag ka po nararamdaman po natin na hindi po natin kailangan ang Panginoon sa buhay na ito, ang tawag po diyan ay pride. Kapag ka po nararamdaman natin sa buhay natin na kahit hindi natin kailangan ang anumang payo o anumang salita ng Diyos, anumang prinsipyo ng Panginoon, anumang aral na itinuturo ng Panginoon sa buhay natin, ang tawag po diyan ay pride. At kung tingin po natin sa kakayanang meron tayo, panlupang kakayanang meron tayo, ay in control tayo sa mga nangyayari sa buhay po natin at kaya nating solusyonan lahat ng mga bagay sa buhay na ito na pagdadaanan natin. I'm telling you are starting to be prideful. Or we are starting to be prideful. And that is a warning to each and every one of us. Marami po mga mananampalataya, nakakalungkot man pong isipin. Akala po natin, kayang-kaya natin itong buhay na ito. Akala po natin, hindi tayo magkakasakit kailanman. Kaya kung minsan lapastanganin po natin ang katawan natin, ganun-ganun na lamang. Marami pong mga pagkakataon sa mundong ito, akala po natin, dahil masaya sa mundo, masaya yung ino-offer ng mundong ito, akala po natin okay na okay tayo at hindi natin kailangan ng Panginoon. Maraming mga mananampalataya, maraming mga tao ni hindi naiisip ang kahalagahan ng pagsamba sa Panginoon. Bakit? Akala nila okay na ako. Nakakabasa naman ako ng Bible eh. Nabubuksan ko naman yung app sa telepono na may Bible. Nakakapakinig naman ako ng Bible sa YouTube. O nakakapakinig naman ang salita ninyo sa kung saan-saan. At naisasantabi na yung pakikipag-fellowship sa mga kapwa mananampalataya. At isinasantabi na ang Panginoon. Minsan nga po hindi pa po ganun eh. Minsan nga po talagang iba ang pinaprioritize ng mga tao. At ang pinakamasakit, tayong mga mananampalataya, mas iba yung pinaprioritize namin kaysa sa Panginoon.
Marami pong mga mananampalataya. Pansinin mo, tanongin mo kung bakit wala sa simbahan o bakit wala sa bahay-sambahan. Kasi merong ibang inaasikaso. May inaasikasong labahan, may inaasikasong bisita, may inaasikasong interview, may inaasikasong ganito. Ang daming inaasikaso. Pero yung Panginoon na umaasikaso sa kanya, ni hindi ba bigyan ng pagkakataon para bigyan ng atensyon ang Panginoon. Ang tawag po din ay pride. Medyo masakit po yung mensaheng ito, no? Marami tayong maririnig na katahimikan. At marami tayong maririnig na ouch. Pero tingnan po natin ito. Tuloy natin evaluation, no? Gusto niyo mo malaman yung test kung tayo ay nagkakaroon na ng sinful pride sa puso po natin? Gusto niyo mo malaman? O gusto niyo tumulong ako sa mga points? Anybody wants? Sige. Gusto niyo po? Tingnan po natin, ha? Sige, bibigyan po. Tatlo po. Hindi tatlong po, ha? Tatlo lamang po ang ibibigay ko po sa inyong test sa pride na ito. Para malaman kung tayo ay naging prideful o nagkakaroon sinful pride. Bakit natin kailangan pag-aralan ito? Maliwanag yung sinabi ng Proverbs 11 verse 2. When pride comes, then came, ano? Disgrace. Kaya maraming tao napapahiya. Maraming tao nagiging loser. Maraming tao nami-miss yung pagiging yung accomplishment sa buhay niya because pride comes into their lives and our lives. Okay, first test. Unang test na makikita po natin, I don't need any help. Asawa niya na ba ito? Yung sinabi na sabi niya po ba sa sarili ko, hindi ko kailangan ng tulong. Hindi. Okay lang ako. Diba? Yung pang napakahirap sa'yo humingi ng tulong pagka ikaw ay merong ginagawa. Napakahirap ba sa iyo yung parang ang dating ay ang hirap aminin sa puso mo? Kasi yung paghingi ng tulong o asking for help is different thing. But internally, accepting that you need help, isang problema pa po yun eh. Di ba? At yung sa sarili mo, ayaw mong tanggapin na kailangan mo ng tulong, may problema doon. Remember the famous na kataga, okay, sa buong mundong ito, nobody is an ano po? Island. Bakit? Mahirap po mag-isa eh. Nasubukan niyo ba mag-isa? Nasubukan niyo ba mag-iwan sa, hindi sa island, mahirap niyo sa island eh, nakaka-depression eh. Nasubukan niyo ba mag-iwan sa bahay na mag-isa ka lang? Yes. Sino po sa inyo tuwan-tuwan na iwan kayo sa bahay na mag-isa ka lang? Yes! Woo! Mag-isa lang ako! Praise the Lord! Tuwa ka. Meron ba? Marisa ako. Mali ba kay Clarissa? Ito. Gabo, huwag mong sasamahan to kahit kailan. Gusto lang niyo mag-isa. Hindi, okay. Ang hirap po nung yung wala ka makausap. Di ba? Ang masakit nun, walang pagkain. Yung maiwan ka sa bahay na mag-isa, tapos may pagkain ka, okay yun eh. Maiwan ka sa bahay na mag-isa ka, walang kakausap, walang pagkain, walang kuryente. Sa mga young people, walang internet. Naku, mamamatay yung mga yan. Diba? Tao na? Yung pag-amin sa sarili na kailangan din ng tulong, pride na yun eh. Yung pagsabi natin na I don't need help, eh kanugtong ito nung hindi pag-amin sa sarili mo na hindi mo kailangan ng tulong. Nakakita lang mo ba kayo ng tao na nilapitan nyo? Na nakita nyo hirap na hirap sa ginagawa niya? Okay? Tapos kung gusto mong tulungan, lumayo ka sa akin, ayoko ng tulong mo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Nakita ka lang ng ganon? Kapag na nakakita ka ng tao ng ganon, malamang hindi mo nalalapitan yung kahit kailan. Tao ba? Ha, sabi mo, ako na nga yung nagbibigay ng tulong eh. Ayaw mo pa. Diba? Pero marami po mga tao ay ganito. I don't need help. Ito po ang unang sign na malalaman natin na yung prideful spirit o sabihin, yung sinful pride ay nabubuo sa ating puso. Balikan natin in the Garden of Eden. The story of Adam and Eve. Alam natin yung story niya, di ba? Si Eve ay tinempt nung ano? Diablo. Ng Diablo sa pagitan ng serpent.
Sabi niya, kainin mo to. Itong prutas na ito. Anong sabi ng Diablo sa kanya? Kainin mo to. Anong sabi niya sa Diablo? Ni Eve sa Diablo. Hindi, pinagbabawal ng Panginoon yan sa amin. Okay? Ay, na yung maigi po ito, ha? Pinagbabawal yan ng Panginoon sa amin. Anong ginawa? Balik ang Diablo. Sabi ng Diablo sa kanya, hindi. Kaya pinagbabawal ng Panginoon sa iyo to, kasi pag kinain mo to, mas magiging kapantay ka ng Panginoon. Remember, Lucifer. Yung pagiging prideful ni Lucifer, ginamit niya doon sa kay Eve. Magiging kapantay mo ang Panginoon. Yung kapangyarihan niya, magiging kapangyarihan mo. Kaya, ayaw ipakain ng Panginoon sa'yo yan. Kasi malalamangan mo siya o mapapantayan mong Panginoon. Grabe, no? Grabe yung pandidisig ng demonyo dito, no? And I'll tell you honestly, marami sa atin dinidisig tayo ng Diablo, ganyan din. You be aware. Ano nangyari dito? What if this was... to make a long story short, what happened? After they ate, anong ginawa ni Eve? Pinakain din kay Adam. After Adam ate, anong nangyari? Okay? Then sin entered into the world. Kaya po, wala pong sino mang bata ay pinanganak sa mundong ito na wala pong pagkakasala, because sin was imputed unto us, it was imparted unto us the moment Adam and Eve fall into sin. Nagmula na si Adan at si Eva ay bumagsak sa kasalanan, ang kasalanan ay napunta at naipasa to all generations. Kahit walang ginagawa, Pastor, yes, walang ginagawa. Naging makasalanan po tayo. Baliktarin po natin yung story. What if ganito ang nangyari? What if sa kahinaan ni Eve, sa prinsipyo ng pagtungtong, dun sa tama, ang ginawa ni Eve ay tumakbo siya papunta kay Adan at sinabi niya kay Adan, Adan, tinetempt ako ng Diablo. Anong gagawin ko? At ang ginawa ni Adan, bilang a man, a spiritual leader in the home, ang ginawa niya, hindi, pagsamahan natin labanan itong pagsubok o itong temptasyon ng demonyo sa buhay mo. Bakit? Kasi pag nasira ka, masisira ako, masisira ang buong pamilya. And there's a great possibility that the whole generation will fall into sin. Ano nangyari doon? If Eve, okay, accepted the fact that she needs help from Adam, malamang lahat tayo hupo habang umaattend sa church na ito. Bakit? Hindi natin iintahin na tayo ay hubad. Kasi pure ang pag-iisip natin, feeling natin kahit nakahubad ka, naka-Amerikana ka. Di ba yung naging impact sa kanila nung time na ito? But what had happened? Hindi humingi ng tulong si Eve. Si Eve lang ba yun? Hindi po. Si Adan din, hindi eh. Nung nalaman at nilapitan ni Eve si Adan, anong ginawa ni Adan? Naging marupok din eh. Kinain mo, baka ginamit ni Adan ni Eve dito, pag hindi mo kinain ito, sige, hindi mo na ako mahal. O hindi ba marami sa inyo mga ganyan din ginagamit nyo? Pag hindi mo ginawa ito, hindi mo na ako mahal. Mahal mo ba talaga? May pagalong-galong pa eh. Mahal mo ba talaga ako? Ano nangyari? O edi kumagat din. Ano nangyari kay Ada? Hindi humingi ng tulong sa Panginoon eh. Kung lumapit si Ada sa may Panginoon, pagsubok ito, tinetempt kami ng Diablo, paano mo gagawin na ito? Paano bigyan niyo po kami kalakasan? Malamang naawat si Eve. Malamang hindi nag-fall into temptation. Lahat at hindi tayo makasalanan eh. Hindi natin kailangan ng Savior. Bakit? Lahat tayo pure at heart. Walang kasalanan during that time eh.
Psalm chapter 1, Psalm chapter 10 verse 4. Ang sabi ito, in his pride, the wicked man doesn't seek him. In all his thoughts, there is no room for God. Sabi po dun, nakita niya po yun? In his pride, the wicked man does not seek him. Kapag ka ang isa pong tao, ang isa pong nilalang, hindi na po nagsaliksik sa Panginoon, pride is kicking in our lives. Baliwanag daw po sinabi po ito eh. Hindi po sinabi kapag ka hindi na nagbabasa ng Bible, ha? Hindi po sinabi dito kapag ka hindi na umaattend ng church, ha? Hindi po na sinasabi dito. Ang sinasabi dito, kapag ka ang isang tao, hindi na sinasaliksik ang Panginoon. Wala nang pagkauhaw sa presensya ng Panginoon. And there is no room for God in our life. Ay hindi na kasi nila tayong hihingi ng tulong sa Panginoon, eh malaking pong problema ng pride sa puso po natin. O sumunod, na warning. Patatlo, Pastor. Tsaka bakit nang gagalaiti ka? Eh, warning nga eh. Maganda maintindihan natin maigit ang warning na to. Sunod, ito pinak, isa sa pinakamasakit. Yung kapag ka nararamdaman mo ito, I know more than you. Alam ko yan. Ako pa. Alam ko na kaya yan. Ito yung I know more than you spirit. Ito common na nangyayari. Okay? Preaching. Pagka ganito na po ang nagiging attitude nyo, lalo tingin sa pagiging ng salita ng Diyos. Okay? Narinig ko na yung mensahe na yan eh. Si pastor mukhang inopia lang yan kay ano. Nako, narinig ko na yan. Nako, alam ko na yan. Ito mga katagang ito, I know more than you, spirit. Yung tipong, ang pakiwari mo, I don't need to learn more. Hindi. Okay na ako. Yung sarado ka na. Yung ayaw mo na mag-aral. Ayaw ka na mag-research. Alam ko na yan. Yung I don't need advice, spirit. Hindi ko kailangan payo mo. Kung mo ako sa akin, hindi ko kailangan pa yun. May marunong yung mahilig mag-ganon. Kung po sabihin sa akin yan, at out of pride. Alam ko na yan eh. Okay? I know more than that. Narinig ko na yan. Preaching. Narinig ko na yung preaching na yan. Masakit nga sa mga pastor, sa mga manggagawa ng Panginoon ito eh. Yung preaching na yan, kapag ako nag-preach yan, mas maganda ko i-deliver yan. Ako po, patay tayo dyan. Kapag ka nararamdaman mo na na ikaw ay mas higit pa sa isa tao sa paligid mo, naku po, matakot ka sa kinalalagyan mo. Bakit? Maraming tao ang nag-fall dahil sa ganyang pagkakataon. Porkit pakiwari nila, alam na nila lahat ng bagay. Pansin ninyo, lahat ng mga nasa kulungan, alam naman yung batas eh. Tama ba? Bakit nakakulong? Because of I know more than you, spirit. Alam ko naman yan eh. Alam mo pala eh, ba't ginawa mo? Kasi maraming tao, alam na, pero hindi ginagawa yung dapat. Kaya nga, tinuturo sa atin ng Bible, at tinuturo sa atin ng Panginoon, lagi tayo maging bukas sa mga aral na itinuturo po ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin po pwedeng pagmalakihan ng Panginoon, sabihin natin sa Panginoon, Panginoon, yung sinabi mong yan, nabasa ko na yan eh. Yung book of Proverbs, Panginoon, mga 5 taong ko nang siguro binalik-balikan yan, devotion eh. Hindi mo na kailangan balikan yan. No! You don't do that. Hindi po pwedeng sabihin na alam mo na yan. Dahil kung alam mo na yan, hindi ka magkakasala. Hindi mo ba? Kaya maraming tao nagkakamali, maraming tao nagkakasala because they think alam na nila lahat ng bagay. I tell you, that's pride. Sunod, hindi pa yon. It doesn't apply to me. Ako, ito yung isa. Ito yung pinakamatinding test na ikaw ay may sinful pride sa puso mo. Kapag ka sinasabi mo sa sarili mo at sinasabi mo natin sa buo, sa mga kasalamuhan natin na hindi po nag-a-apply sa akin. Ay, hindi mag-a-apply sa akin yan. Okay? Ano ibig sabihin ito?
status without accountability is a breeding ground for pride. Diba? Ulitin ko po ah. Status without accountability is a breeding ground for pride. Ano bang ibig? Bigyan ko po kayo halimbawa dito. Remember, meron isang story, yung king with no clothes. Naalala niyo yung story na yun? Yung hari na naglakad siya, yung finulis siya ng mga tauhan niya. Kunyari, sinuotan siya ng robe, sinuotan siya ng magandang crown, tapos naglakad siya, tapos wala pa siyang damit. Tapos na naglakad siya, hubad siya, pero proud of sa sarili niya. Sabi ng mga tao sa kanya, "Oy, wala kang damit!" Hindi, sinuotan akong damit. Tapos subukan niyo na maglakad sa labas ng walang damit. Nakakala niyo may damit kayo. Have you ever tried that? Meron po ba sa inyo nakalabas ng bahay na ganito? Okay? Nakalabas kayo ng bahay, tapos paglabas niyo ng bahay, wala pala kayong pantalon, nakabrief lang kayo. Tapos proud na proud kayo. I remember one story, hindi ko sabi siya yung pangalan, kasi kilala niyo yung tao na ito eh. Babae po ito. This time, etong babae po na ito, he was a nice woman. Okay? She's a godly woman. I know for the fact that she's a godly woman. It came to a point na meron siyang baby. Okay? Baby po siya, nagbe-breastfeed po siya ng baby niya. So sa kotse, nagbe-breastfeed siya ng baby niya. Eh sakto, kailangan niya bumaba ng grocery. Okay? Ito yung problema. Nakalimutan niya. Itaas yung, ano niya, yung pang-cover dun sa supon. Okay? At yung damit niya. So naglakad siya, kalahati may cover, kalahati wala. Hindi niya alam, naglalakad siya sa grocery. Tapos natatala, bakit kailan ang tao nakatingin sa akin? Gandang-ganda ba sila sa akin? Hanggang sa pinaglakas ng loob, ma'am, yung ano niyo po, hindi po nakasuot. You know, a lot of Christians are like those. Akala natin, it wouldn't apply to us. Pastor, wag mo na ituro sa akin yan. Alam ko na yan. Hindi na mag-apply sa akin yan. To tell you honestly, even I as pastor, sakul na sakul ako sa mensahe na ito. Sabi ko, oo nga, no? May mga pagkakataong ganito po tayo, no? This is issue of pride. Or this issue of pride can happen to all of us. If you are saying you don't need warnings, ang tawag dyan, o sabi nyo, no, I don't need for warning. It doesn't apply to me. Don't tell me that. That's pride. If you are telling yourself and you are telling the people around you, if you're telling your loved ones, don't teach me that lesson. That's pride. It doesn't apply to me. Ang tawag po dyan ay pride. Question. Sa tatlong test ng pride po na yan, na-experience po ba natin? I don't want you to answer. Gusto ko sagutin nyo sa sarili po ninyo yan. As I answer those questions for myself while I'm studying this lesson, because as I've studied this lesson, after realizing the outcome of that test, before I continue studying the Word of God, I knelt to the Lord and pray and ask for forgiveness. Lord, forgive me, for I have harbored sinful pride in my life. I'm sorry, Lord God, because this heart of mine becomes a breeding ground for pride. The question is, Pastor! Ouch! Pastor, aray! Same here. Pastor, paano po ba natin ma-overcome yung pride na yan? Paano po ba natin may iwasan yung sinful pride na yan? Tatlong punto po pag-uusapan po natin ngayon pong araw na ito. Are you ready? One of the longest introduction in the preaching that I have ever made is this. No? Ang haba, no? Pastor, makaka-30 minutes sa kayo, introduction pa lang. Yung totoo, subukan yung balikan yon sa bahay kayo. Magugulat kayo. Ang dami yung ginagawa na tayo pala ay nagiging prideful sa buhay po natin. Diba? Masasabi ang sarili natin, etong habang na tao na ito, isang damukmok ang kayabangan
at sobrang yabang. At makikita po natin na tayo mga mananampalataya, tayo ay kahit hindi lang nagbabayabang sa ibang tao, salamat na lang. Hindi tayo nagbabayabang sa mga tao sa paligid natin. Pati ang Panginoon, pinagmamayabangan na natin. Yun ang masakit. But praise the Lord. Because God uses Solomon. That He allowed Solomon to write this down during his reign. Para po tayo mga mananampalataya ay maging aware kung paano natin may iwasan at para hindi tayo magkasala at magkaroon ng sinful pride sa buhay po natin. Unang bagay, pag-usapan po natin. Para ma-overcome po ito, dapat natin gawin is this. We need to practice humility. Practicing humility is about passing or passing the credit. Practice passing the credit. Ano po sabi ng Matthew? Matthew chapter 23 verse 12. Sabi po nila ito, for those who exalt themselves will be, ano sabi dyan? Will be humbled. Okay? And those who humble themselves will be exalted. Baliktaran po yung kataga po na ito eh, di ba? Tagalogin po natin ha. Ang mga nilalang, ang mga tao na itinataas ang kanyang sarili, anong ginagawa ng Panginoon? Ibinababa ng Panginoon. At ang mga tao at tayo mga nilalang na natututong magpakumbaba sa mga tao, natututong magpakumbaba sa Panginoon, ay siya naman pong itinataas ng Panginoon. Kaya itinuturo po sa atin dito na hindi po tayo magmalaki. Kahit anumang malaking meron ka, hindi mo kailangan pagmalaki yan. Anong malaking meron ka? Subukan mo magkaroon ka ng malaking tiyan, ipagmamalaki mo ba? Iba nga sa niya, pag sabi kong gano'n, biglang uminhale, ayaw umexhale eh. Kapatid, uminga ka. Mamamatay ka, magbabiolet ka niyan. Kahit may malaking ipon ka sa bangko, hindi, pag mawalaki yan. Patunayan po natin, itong kataga na ito, those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. Pansin ninyo, pag-usapan natin yung may malaking ipon sa bangko, nakakita na po ba kayo ng tao na merong ipon sa bangko, sabihin natin 1,000,000, may ipon sa bangko. Lahat ng mga kasalamuan sabihin niya, alam mo, may ipon ako sa bangko. Talaga? Magkano? Bakit? May magtatanong na gano'n. Maraming marites sa mundong ito. Talaga? Magkano ipon mo? 1,000,000. Talaga? Okay. Tapos may nakasalamuha. Sa sobrang kayabangan niya, ginawa niya, hindi ko na gagawin ano, sabihin. Gagawa ko ng billboard. Talagay ko dito. Gagawa ko ng t-shirt. Naalagay. May ipon ako sa bangko, 1,000,000. BDO, ito account number, itong password. May nakita ba kayong gano'n? Wala. Wala, di ba? Di wala kayong makikita ng tao na naglagay na may ipon sa bangkong malaki. Bakit? Anong iniiwasan? Ano una? Hold up, di ba? Bakit? Ma-hold up yan sigurado. Tao ba? Sunod. Hindi man niya ma-hold up, mauutangan yan. May 1,000,000 ka? Sakto, bre. May 1,000,000 utang ako, baka pwedeng hiramin ko muna yan. Total, pinagmamayabang mo na may 1,000,000 ka eh. Tao ka? Pansinin mo, ang dahil mga tao dito, low profile. Pero meron mga ipon yan. Bigo kayo limbawa, Pastor PJ. Gaganyan-ganyan si Pastor PJ. Diba? Pasinin nyo, mga young people, nagpalibre kayo Pastor BJ, nililibre pa yung Pastor BJ? Hey! Bakit? Dahil ba kuripot siya? Yeah. Low profile lang siya. Hindi siya nagmamalaki. Pero, the truth of the matter, may ipon yan. Ang lakas nga ng loob niya, humingi pa ng Gcash sa tatay niya, tayo huwag niyong bibigyan ng Gcash po. May napainom ng tubig ah. May ipon yan. Mukha bang may ipon? Mukhang wala eh, di ba?
I would remember when I was still in college, hiling ko po, dahil tatay ko nagka-Saudi, pag umuwi po yan, may binibili po sa akin yung ano, sing-sing, puintas, yung mga ganyan. At kapag ka-Saudi ko, naku, napakaganda po yan. Nag-aaral ako ng kolehiyo sa University of the East Manila, recto. Okay. Lakad ako, wala naman po ang kotse nun. Kasi nagpapabili ako sa nanay ko ng kotse nun, na Tudor, ayaw niya akong bilhan. Ayaw akong bilhan, etong box, ayaw ko rin yan. Mayabang ako nung time na yun eh. Ang pinadala ako, mayabang talaga ako. Susuot ko yung kwintas. Tapos may sinsiyo ng ginto. Yung ginto alam kong puro kasi pag sumasabit ako sa tricycle, nayuyupo yung ginto eh, nung malambot eh. Uwi ako hapon, sakto mga alas 3. Mabait akong bata eh. Pagkatapos ng ano, pagkatapos ng klase, uuwi na agad ako. Minsan. Okay. Hindi naman ako pagagalitan. May asawa na ako, hindi na ako pagagalitan, di ba? Kaya may lakas na akong loob sabihin yan. Nag-aabang ako ng bus sa recto. Tapat mismo ng gate ng University of the East. May isang lumapit sa akin, lalaki, naka-leather jacket. Ako naman, pagka harapang palagan at saka away, papalagan kita. Pero kapag ka-unprepared ako, hindi talaga ako makakalaban. Kinakbayan ako. Huwag ka nang gumalaw. Sumunod ka lang. Habang sinasabi niya yun, may nakadingin sa tagiliran ko. Tapos dinala ako sa likod ng Kartimar. Tanggalin mo yung kwintas mo. Habang bumaba, unang bumaba sa tagiliran ko yung nakaturo. May ito lang sa question. Kung hindi ako masyadong mayabang at sinuot yung mga alahas na yun, hindi ako na-hold up. Alam mo yung epekto sa akin nun? Sanlinggo ko nga nga. What do you mean? Tulala ako sanlinggo. Hindi ako nakapag-church, tanong niyo sa nanay ko. Hindi ako nakapag-church, bakit? Sa sobrang trauma ko, binibisita ko ng mga young people. Kumusta ka, Brad? Sabi ko, ikaw man ma-hold up, matutuwa ka. Yes, tutuwa na hold up. Diba? Ngangatag, hindi ko nga maikwento eh. Ano ba talaga nangyari? Parang piling ko lahat ng mga nalibisita sa akin, mga investigador na polis eh. Diba? Ano nangyari sa'yo? Baka ako tinutukan. Saan ka tinutukan? Namukhaan mo, balikan natin. May mga ganun pa eh. So, dito mga balikan. I'll tell you honestly, kung hindi ako nagmayabang ng ganun, hindi sana ako napahabang. Ang tinuturo dito, trying to passing the credit. O practicing to pass the credit. Marami po sa atin ganito. Maraming mga nagagawa, pero hindi naman talaga tayo gumawa. Pero kapag binati tayo at pinuri tayo, anong nangyayari? Dito na credit. For example, merong isang supervisor. Sino yung managerial ang position? Pakita sa kamay. Be honest. If your position is managerial or supervisorial yung inyong position, pakita sa kamay. Wala. Sobrang humble nyo, ha? Okay. Naka-experience sa managerial dyan. Wala pa din. Sobrang mahihirap pala mga tao dito. Si Alex, sige nakalatas mo. Don't worry, hindi ka baba natin dito. Don't be shy. Pero I just want you to be honest lang. Sige. Si Ate Ana, supervisor o managerial? Supervisor, okay. Ito common. It happens to majority of the supervisors in managerial position. And Ate Ana, you can attest to this. Kasi meron kang mga managers. Tama ba? Okay. Common. Na-experience ko rin po ito. May manager po ako. Dati. My first work as manager, as a supervisor, meron po akong manager. At dalawang manager ko. Manager lang sa development. At saka meron din po akong manager na nasa sales. Common. I'm not saying all. Majority of people sa sales, yan medyo mayayabang ang dati. Bakit? Kailangan nila yun magmayabang para sila ay naka- benta. Ipagpamayabang mo yung produkto mo para makabenta ka. That's promotion. But this is where pride kicks in. Manager, supervisor. Di may mga tao ka. Yung tao mo, nag-brainstorming kayo. May ginawang maganda. So, naging okay yung company. Nagkaroon magandang impact sa company because of the suggestion of one of your staff. Okay? Ngayon, pagdating ng VP, sino unang pinupuri?
Sino po? Ha? Sino? Mataas, di ba? Meron bang VP? Kunyari, HR, no? VP for HR, na pinure yung mga staff ng HR. Talapitan yung HR. Well done. You've done great. Pero may nakita nga lang, wala po makita ngayon gano'n. Ang common, dumadaan sa hierarchy yan, di ba? Ang unang pupurihin dyan, sino? Yung manager. Ang galing mo! Tama? Ang sabihin ng manager, if the manager would be prideful enough, ang sabihin niya, of course, boss. Gagano'n yan. Gagano'n ng sabit yan. Siyempre. O kaya, ang sabihin ganyan, thank you, boss. Thank you. Okay? Pag sinabi niya ganito, siyempre, boss, ang sabihin niya, ang dating sa inyo, ang yabang. Bakit? Eh, nagbalaki. Parang, siyempre, kami yan eh. O ako yan eh. Mayabang yun ba? Kapag gaganito, thank you po, boss, na kami, ako po, ibinating niyo po ng ano, na kinumend niyo po for the job that we've done. Ano dating niyo doon? Okay ba yun? Ha? Okay ba? Okay ba yun? I tell you, that's wrong. It's not okay. Why? Why are you taking the credit na hindi mo naman ikaw ang gumawa? Hindi ba ang dapat gawin ay ito? Well done, manager! Sir, alam niyo po, hindi ko po magagawa yan kung wala po ang tulong ng team ko. At ang nagbigay po ng idea niyan ay si employee number one. Kung hindi po niya ibinigay po itong idea na ito, hindi naman po namin mai-implement yan eh. Ang tawag doon, passing the credit by not taking the credit alone. This church, a lot of people would be looking at this church. Marami masasabing negatibo, positibo, ano man yan tibo. Okay. Pag may sinabing positibo, ang unang lalapitan po niyan, wala pong iba kundi po ako bilang pastor. Pastor, ang ganda nung ginagawa niyo doon sa Manila. I found myself a lot of times in this perspective and in this situation, pastor, okay yung ginagawa niyo sa Manila. And I found myself at ipong, eh siyempre, hindi ako yan eh. I'll be honest. Pero I will be reminded by the Lord, sandali, hindi ganun eh. Kahit idea ko yan, na andyan yung tulong ni Pastor BJ tsaka ni Pastor Christian eh. Kung wala itong dalawang ito, hindi ko rin magagampanan ito. Kung wala rin yung mga miyembro matatapat ng IBC Manila na tumutulong sa gawain, hindi rin ang magagawa ito eh. Example, asabihin, Pastor, ang ganda ng ginagawa niyo pagbibigay ng ano, kape, pandesal at magandang balita ah. Good job kayo dyan. A lot of times I would say, thank you po. And ako mismo sa sarili ko, natutuwa ako. And sometimes I'm taking the credit. Pero totoo, pag tinanong po ako ng isang tao ulit, ang sinasabi ko po ganito, alam niyo po, kung wala pong mga miyembro ng IBC Manila, nakatuwang po dyan, hindi po na magagawa yan. Meron po kayo mga sponsor ng pagkain yan. Yung mga elderly po namin, bumabaho ng maaga yan. Iba nga pa nga po na nagbibigay yan, mga na-stroke pa eh. I'm not taking the credit because the credit is not mine. It's somebody else's credit. Ang nangyayari, kapag ka natututo kang ipasa yung credit sa iba, what happened? You practice humility. Tawa? Natututo ka ng magpakumbaba. Ganun din po eh. Pastor! Diba? Ang ganda ng mensahe mo ng linggo ah! Parang sasagutin yun. Siyempre ako yan eh. Ikaw ba mag-aral sa Bible school? Ang tawag doon, sinful pride. But how do you answer that kind of sabi niya, commendation? By practicing the credit. Alam niyo po, hindi po ako makakapag-preach ng ganyang kaganda kung wala po ang biyaya ng Panginoon. Bakit po? Ano man pong inahayag ko sa likuran ng pulpitong ito, hindi naman po akin yan eh. Mensahero lang po ako ng Panginoon. Tagapaghatid lang po ako ng balita.
Ang dapat mong bigyan ng papuri ay wala pong iba kundi Panginoon. Bakit? Salita po ng Diyos yung binabahagi ko po eh. What am I doing? I am passing the credit sa isang leader. Matuto ka magpas ng credit, you gain the respect of the person na nagsasabi sa'yo, nagko-comment sa'yo, and you also gain the respect of your subordinates. Kasi maraming mga leader, ang tingin ng mga leader talaga yan eh. Yabang eh. Merong iba, mga subordinates, ang taas ng respeto dun sa kanilang leader. Bakit? Kasi alam nila na silang gumawa, silang binibigyan ng commendation. Diba? Passing or practice passing the credit. How do you practice this? I'll give you an activity to do, to practice. Try to be anonymous. Paano po yun? How do you try to be anonymous? Sisibo. Try praying for somebody. Nahingi yung sabihin, pwede pray siya. Marami po sa akin ganito mag-pray. Eh, no? After you pray, sister, brother, just want you to know, I pray for you. Pride. Because you want, you be honest to yourself. The very main reason why you did that is because you wanted a credit. Thank you po ah. Gusto marinig yung thank you. Kasi masarap sa pakiramdam. But if you want to pass the credit, you pray for that person without telling him or her that you pray for her. Try to help somebody without you letting them know na ikaw yun. May isa tayong member kunyari na kailangan ng tulong, pumunta ka sa kanila, maglapag ka ng grocery sa pintuan lang, mag-knock on your door ka 3 times, pagbukas ng pinto, tumakbo ka na. Huwag ka magpakita. Tapos huwag mong lagyan yung plastic na from Orahay family. Oh, from mayor. May ganun pa, di ba? Try doing that. And you are practicing humility by passing the credit to someone else. Bakit? Anything that we are doing, anything that we would be accomplishing in this world, we cannot accomplish that with ourselves alone. We are accomplishing that because of the grace of God alone. Biyaya lang po ng Panginoon. Second, sunod, practice probing how to improve. Ano ba yung sabihin ito? Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Do nothing out of selfish ambition or vain. Ano sabihin ito? Vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Ano sabihin ito? Not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Ano pong itinuturo po dito? You try to probe. You try to ask somebody or to ask someone o yung mga kaibigan nyo, yung mga kakarelasyon po natin, yung pamilya po natin, how can I do better for you? Tanong po natin po yun. Bakit? Ang tinuturo po nito is for us to mind the interest of others rather than our own personal interest. It is not what people can give, but what we can give to people. Ang iniintindi po natin, ano ba yung ikakabuti noong mga nasa paligid natin? Paano ba ako mag-improve? Fathers, have you ever asked your wife, how can you improve your relationship with your wife? Ah, pastor, parang mahirap po yan. Bakit? Baka po masaktan ako. Masaktan ako physical at saka masaktan ako pang-emosyonal. Baka maging sobrang honest siya, sabihin niya sa akin, okay lang yung maging honest siya. Huwag lang maging bastos. But have you ever asked your spouse, how can I improve my relationship with you? Have you ever asked your children, anak, is daddy a good father? Or is mommy a good mother? How can I improve my relationship with you as a father or as a mother? Have we ever tried to ask that? Bakit po?
by doing this, by probing on how we could do better, ang nangyayari po dito, pinapractice din po natin yung open communication ay pinapag-aralan po natin sa family retreat. Hindi lang po natin pinapractice po yun. Pinapractice din po natin yung humility. Bakit po? Bilang isang leader, mahirap po sa isang leader ang buwabak sa mga tao niya. Nakakita po ba kayo? Pag nakakita po kayo ng isang manager na bumababa sa mga tao yan, sinasabi niya, okay, magkakaroon tayo ng staff meeting, pag-usapan natin kung paano mag-improve yung sistema ng departamento natin. Tapos ang tanong ng manager niya ay ganito, am I a good manager? Am I doing well? If not, give me an honest evaluation, okay? At gawin natin ito, ano ba po pwede kong gawin para ma-improve ko yung pagiging manager ko? Ngayon, totoo, ginagawa na yan ng mga HR. Ang tawag dyan ay mga evaluation. Tama? Sa HR, staff evaluation ang ginagawa dyan. Pero sa manager, sino nag-evaluate sa manager? Ang nag-evaluate sa manager, mga kapwa niya managers. Bakit? Because sa mundong ito, it seems like it's degrading. Nakakapagpababa ng pagkatao kapag mas pababa sa'yo ang nag-evaluate sa'yo. But that is not the point or the biblical point the Lord is teaching and Solomon is teaching in the book of Proverbs when it comes to humility. You learn to ask your subordinates, the people below you, on how you can improve your relationship with them for you to practice humility. As a pastor, I would be sa pastoral staff, ang lahat ko pumadas kausap dito ay si Pastor BJ. I would even ask him, okay ba yung preaching? I would even ask my wife, okay ba yung preaching? Not because I wanted to know kung gano'n. Because my revised question would be, maliwanag ba yung preaching? Kasi after kung mas strong, I know nagagarbo pa misa-misa ni salita ko. That's the very reason why I ask. And the reason why I ask that is because I wanted to improve on the next preaching of the word. For improvement purposes. So, learn to probe. Mothers, try to mag-probe. Ang probing, in another word for probing ay survey. Okay? Probing. Or asking questions. Okay ba ako as a mother? Okay ba ako as a father? Wala pong mga anak na may kailangan sa magulang na sabi hindi ka okay. So huwag ka nang matakot doon. Ang tanong mo sa mga anak mo ay ganito, anong po pwede mong gawin para mas maging open ang relationship natin? And I'll tell you, you will gain the respect of your children. Grabe. Yung magulang ko, at tingin ko talaga dyan leader. Pero sa atin, yan ang tunay na leader. Marunong makipag-usap sa kanyang pamilya. Tunay na leader ng tahanan, marunong makisalamuha sa pamilya. Ang tunay na leader ng kapulungan, marunong makisalamuha sa miyembro. Ang tunay na leader ng kumpanya, marunong alamin anong pangangailangan ng kanyang mga tauhan. And how they could improve. If we learn how to probe, even though how hard this would be, okay, handa po natin, that's humility. Probing how to improve ourselves or asking the question, how can I do better to the people around us, okay, means one thing, you are valuing their interest aside from your own personal interest. Yung po tinuturo dito, ask how can I do better. And if they respond, wait lang, di pa tapos yun ha. And if they respond, this is how you practice probing how to improve. Okay? If they respond, do it. Even though it's hard, try it. And tell you are practicing humility. O, panghuli po. Tapusin na po natin ito. Next, sabi po dito, practice picking up the towel and serve. Pastor, what do you mean? So, kailangan may towel kami lagi sa bahay?
Kailangan sa church may towel? Kailangan po ba sa company may towel? Paliwanag ko po sa inyo, ah. Practice picking up the towel and serve. Ano po ibig sabihin niya? John chapter 13 verse 4 to 5 is the best example of this one. Sabi po dito, this is the time when Jesus actually washed the feet of the disciples. Sabi po dito, so he got up from the meal. Tingnan niyo po, ah. Grabe kung situation ito, ah. So he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel at his waist. Sa kanyang waist. After that, he poured water into a basin and began to wash his disciples' feet, drying them with towel that was wrapped around him. The best example in the Bible when it comes to practicing humility and being humble is what Jesus did during this time. We all know who Jesus Christ is. All the disciples knew who Jesus Christ is. Jesus Christ is the living Savior of mankind. He is the creator of heaven and earth. He can command the storms to stop. He can feed the 5,000 or more than 5,000 people. He is all-powerful. He is all-knowing. He is everywhere. Alam nila kung sino si Jesus Christ. Pero Jesus Christ, as He is in His deity, being 100% God and 100% man during this time, took off His clothes. Alam niyo ba in the Old Testament, taking out your clothes is a sign of humility, lalo na pagdating sa hari. Pag ang isang hari, during the Old Testament times, ito the New Testament times, pag tinanggal mo ang robe mo, pag tinanggal mo ang inyong kasuotan, okay, ang tawag po diyan ay pagpapababa ng kapangyarihan mo o pag-disrespect mo sa kapangyarihan mo bilang hari. Remember during the time of David, when he entered the walls of Jerusalem, noong naibalik po nila the Ark of the Covenant, kung nasaan, ibabalik nila doon sa temple. Anong ginawa nila? Hindi ba't hinubad niya, pagpasok niya, hinubad niya yung robe niya at nakapanloob lang siya. Pagpasok niya ng Jerusalem, nagsasayaw siya at nag-worship siya sa gitna ng kalye. You would remember that? And Michael, yung kanyang asawa, anong ginawa? Sinabihan siya, anong ginagawa mo pag ginagawa mo yan? Bakit? Because during that time, pag nagtanggal ka ng damit mo, disrespectful yan sa pagiging hari mo. Pero sa pagkakataong ito, the King of all Kings, our Savior, okay, the Alpha and the Omega of this world, removed His clothes at inilagay yung towel sa kanyang waist. For what? For His disciples na may maduming paa ay mahugasan. Nasubukan niya na mo maghugasan ng hari ang paa niyo? Tapos yung galing ka sa putikan? Tapos hindi ka nagputol ng kuko mo? Tapos yung mga tagiliran, yung mga ingro ng kuko mo, yung pa pwede magtalim ng palay, tutubo dyan, mga kuko na sa sahong bigas. Nasubukan niya na po kayo? Subukan niyo may gumawa sa inyo to. Subukan niyo po, no? Kasi may mga nagkatrabaho sa kumpanya dito, no? Yung presidente ng kumpanya, biglang bumaba ng opisina niya. Sabi niya, kunyari, Brother Erwin. Brother Erwin, okay. Erwin, sabi ng boss niya. Nasa opisina ka ba? Opo, boss. Bakit po? Bababa ko dyan. Okay po. Pagbaba ng boss mo, may dalang batsya. Una patatakot ka, baka bubuhusan ka ng tubig. Biglang lumuhod yung boss mo sa binti mo at unti-unti niyang tinanggal yung sapatos mo. Tapos pagtanggal ng medyas, ano gagawin mo? Tapos yung medyas mo, yung mga isang linggo mo nang suot. Sa sobrang tagal na, pag binato mo, tumatayo ng kusa yung medyas mo at naglalakad na sa sobrang gross. Yung pag binuksan yung medyas mo, ganun.
mangangalingasa sa buong air conditioning ng company ang COVID-19. Ganun. Biglang paghubad na ganun, huhugasan niya pa, ano gagawin mo? Malamang sa'yo, hey, pusti na po! Pupus mo po! May ali po ako, may maali. Diba? Hindi, wala akong pakialam! Hindi boss, hindi po po, nagka-pedicure. Hindi, wala akong pakialam, hugasan ko pa mo. Ano daw doon? Yung boss niya, hinahambol yung sarili niya sa kanyang mga kapatid sa tao. Ang kinapaan niya, being the leader, he pick up the towel and serve. Kaya kung maraming may world churches, ginagawa po ito eh. Yung paglilinis ng paano mga deacon. Okay? Ginagawa po ito eh. Because this is what Jesus actually did during this time. Bakit po niya ginawa ito? Tinuturuan po niya yung kanyang mga disipulo na magiging leader ng mga churches na pagbalik niya sa langit ay hindi para ipagmalaki na sila ay leader. Kundi matutong magpakumbaba dahil ang pagpapakumbaba ay simbolo ng paglilingkod sa Panginoon. Amen. The best example of humility ay yung ginawa ng Panginoon. Have you call on the praise and worship team? The whole praise and worship team. Because we will end the message ngayon by worshiping the Lord. Please go to the to your positions as I end the message ito. In conclusion, you want to live a successful life in this world? You want to live a successful life in this world? You want to live a victorious life in this world? You want to live a harmonious life in this world? Practice humility. Practice humility. The message of the Lord this morning suggests not for us to take the credit, because the credit belongs to the Lord. The message this morning is not suggesting for us to take the credit, but to give the credit to the Lord. I like the last song na inawit kanina. Alam niyo ba ibig sabihin nun? I raise a hallelujah. Some of us praise the people around us. Good job! Ang galing mo! Ang pogi mo! Ang galing ng ginawa mo! Well done ka dyan! Good job ka dyan! But a humble person doesn't take the hallelujah. A humble person raises hallelujah towards his creator. And that is none other than God himself. Sana po, maging aral po sa atin ito. I'm pretty sure a family would have a harmonious and unified relationship with each other if all the members of the family would humble themselves to each other. Kung wala siguro tatay na magsasabi, ako tatay! Ako kailangan ng masusunod dito! Malamang harmonious relationship ang family. Kapag ka siguro si nanay, imbis na pagalit, at nasanay sa pagalit, ay matuto makipag-communicate at kausapin ng mga anak para alamin kung ano mga salumpin, kung bakit nangyayari mga bagay-bagay, I'm pretty sure we would have a harmonious relationship. It all boils down to humility. Sa mga kumpanya, kapag ka yung mga company, mga employees, yung feeling nila, mas magaling pa sila sa boss nila, isang tabi yun, at mag-humble daw sa kanilang mga amo, maniwala ka, napakaganda siguro ng company, ng mga, may mga mananampalataya na araw-araw. Right? Even a church.
A lot of church are destroyed. Marami pong church na i-split. Because we raise our own hallelujah for ourselves. In this church, the pastor is not to be praised. In this church, the Lord should be praised. We are all just instruments. And we all need to bow down and worship our King, our Savior, our Provider, our Healer. Let's raise our hallelujah for the Lord. Shall we all rise up and let's worship the Lord? Okay po ba? Let's sing this song. Na maging proud tayo na meron tayong tagapagligtas. Na malakas namin aawitin yung papuri na ito. Kahit konti tayo, marami tayo, we'll shout it out. We'll sing it a little louder and louder and louder for the glory of God. Because He deserves the hallelujah. He deserves the place in this church. Amen? Let's worship the Lord. Come on. Thank you.
your glory, Lord God. All the things that we are, Panginoon, who we are, Lord God, is because of you. All the things that we've accomplished, Lord God, it is all because of you. We have a family, Panginoon, all because of you, Lord God. We can freely worship you, Lord God. We could freely praise you, Lord God, because of you, Lord God. It is not because of me. It is not because of us. It is all because of you, Lord God. Soli Deo Gloria, Panginoon. Kayo lamang dakilang Diyos. Kayo lamang, Panginoon. Wala po, Panginoon, kaming maaaring ipagmalaki sa iyo, Panginoon, sapagkat kami ay iyong nilalangbo lamang. Lahat ng meron po, Panginoon, kami, mula sa kung anong maliit na bagay na meron kami, hanggang sa pagsamba, Panginoon, na aming malayang nagagawa, ito po, Panginoon, ay pribilehyo mula po sa iyo, Panginoon. Accept our praise, Lord God. Accept our praise, Lord God. In this mighty name we pray. Amen. Amen. Sige po.